So, dito is yung charging port, OTG, if gusto mo mag-charge gamit yung laptop or kaya yung cellphone mo, kabit mo lang siya dito. Then, pwede ka makapag-connect ng hanggang tatlong phones. Then, dito yung accompany instrument or karaoke minus one, dito mo siya i-connect. Tapos, headphones and then mic one, mic two. Okay, ita-turn on natin yung D-noise, then mapapansin nyo yung difference. Medyo tumahimik yun na sa paligid. Pero kapag naman tahimik na yung surroundings nyo, okay lang kahit naka-turn off siya. So sa chat, is mawawala yung mga effects niya kahit ilagay mo siya sa echo. Wala siyang echo. Ang kaibahan niya ng chat sa MC is meron siyang echo. Pero unlike sa KTV, yung reverb niya is for karaoke. So, MC is for announcement or kung mag-a-announce ka. Yan, ganyan. Mic test, mic. Okay. So, ilagay na natin siya sa 0. And then, yung pitch bend. Mic test, mic. So, medyo itatest natin. Wow. Okay, mic test, mic. So, ano ba? Mic benta. Hello everyone. So, ito ang boss ko kapag babae ako. And ito naman kapag lalaki ang boses. Hello guys. So, actually ganito yung boses kapag chipmunks or medyo bata or gusto niya ng effects. Okay, so mic test. And first time ko talaga na itatry yung pitch bend. So, nasa-shock pa rin ako. Wala dong edit. So, kaya live ko itong ginagawa. Mic is mic. So, i-turn off na natin yung mic. So, sa pag-turn off niyan, ilipat mo lang siya ng ibang mode. And then, mawawala na yung pitch bend niya. Okay, so, ilagay natin sa KTV. And then, yung sa Dutch naman, kapag tinurn on mo siya, para to sa accompany instrument or pag nagsasalita ka na may music. So, kapag nagsalita ka, medyo nalilas yung music niya. And then, babalik. So, off na natin kasi baka makopyright tayo. Okay, so, turn off mo na yung Dutch. And then, dito naman sa studio, mic test, mic. Hello, mic test, mic. Mic test, mic. Hello, mic test, mic, mic. So, sa studio, ay para mas maganda to gamitin kapag magkakaraoke. Pero, okay din to. Pero, compare, para medyo mas malinaw yung effects dito pag sa reverb. So, dito naman sa DIY, is na-try ko na siya kanina. Pero, ang function nito is pag nilong press mo siya, and then parang nag-pop up na yung red, pwede ka makapag-record ng 20 seconds. And then, pwede mo siyang i-play ng i-play. Just pindutin mo lang itong DIY set. And then, turn off mo lang siya. So, dito naman sa LED function, kapag naka-turn on siya, bali parang lumalabas yung mga colors niya. If naka-turn off naman, is yung basic lang yung lumalabas. Like yung Bluetooth lang, yung switch, at saka yung pinaka-mode ng KTV. So, pag naka-turn on siya, medyo iilaw-ilaw siya lahat. Ayan. So, i-turn off na natin. Pero mas maganda kung naka-turn on yung LED power para medyo maganda yung itsura niya. And bago tayo matapos sa ating unboxing content, i-compare lang natin yung size ng V8 soundcard since palagi siyang nasa content ko. So, ito yung ating DJ10 soundcard. Tapos, ito naman yung ating V8 sound card. So, makikita niyo yung comparison na ganito lang kaliit yung V8 tapos ganito yung size ng ating DJ10.